Hello Kuwait and the best, and hello world! I'm Ms. Risha from ICSA Kuwait, at ngayon tumayan po natin yung kwento ng isa sa mga estudyante po namin dito sa ICSA. Ayan. So, mapakilala mo yung sarili mo sa lahat ng mga manunood po natin. Hi, magandang araw po. Good day to everyone. My name is Brenda Tacda. Ayan. So, ilang taon ka na dito sa Kuwait, ma'am? Nagtatrabaho ako dito. Nag-start ako, hindi ko na maalala kung anong year, basta 5 years na ako dito. 5 years ka na. So, kumusta naman yung trabaho mo dito sa Kuwait po? So far, maganda naman. Mababait naman yung mga amo ko. Open naman sila. Basta, malaya naman akong makakalabas pag gusto ko. Yes. So, yun yung maganda, no? So, paano mo siya naisipan, ma'am, na mag-enroll dito sa computer secretarial course? Yun, interesting. Kasi una, 3 years na pala ako dito bago ako nakapag-decide na mag-enroll. Kasi dati, hindi ko pa alam yung tungkol sa ICSA. I was like looking for something na paano kaya na maging productive yung day off mo. Tapos may isa akong friends on Facebook nag-post na graduate na siya, tapos nag-post siya ng certificate niya, and I was like interested na. Tapos kinanong ko siya, pin-EM ko, tapos ganun, nagtanong-tanong na ako hanggang ni-recommend niya ako dito. So, doon nag-start lahat. Okay. So, yun talaga, no? Minsan, yung nag-ano sa atin, nagbibigay din sa atin ng inspiration is yung mga kaibigan natin. Yun. So, ngayon, sa kwento mo ngayon, malay mo, isa din sila sa magiging, ma-inspire sa kwento mo. Ayan. So, paano mo siya na-manage yung pag-aaral mo at the same time yung pagtatrabaho? Well, to be honest, mahirap siya kasi ako, nagtatrabaho ako sa bahay. So, like, hindi lang isang trabaho ginagawa ko. Nagluluto ako, naglilinis. So, all around talaga siya. Time management. Pero, ang maganda doon kasi sa pag-Friday, nung nag-start kasi akong nagpaalam ako sa amo ko na mag-aral, nagpaalam ako na maayos, pumayag naman sila na mag-aral. So, doon, starting noon, pinayagan na akong lumabas every Friday. So, yun. So, aral, uwi ng bahay, trabaho. Pero yun, kaya sometimes hindi ko na na-meet yung ibang friends ko kasi piniprioritize ko muna yung, alam mo na, mas importante yung nagkakaroon tayo ng knowledge. Yes, yun yung pinaka-importante na habang nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa, hindi rin masasayang yung mga free time natin kasi nilalaan natin siya sa pag-invest ng ating skills, pag-invest sa knowledge natin. So far ngayon, ma'am, ang tapos ka na sa computer secretarial course mo, ano man yung natutunan mo po dito sa course na to, ma'am? Sa course ko na computer secretarial, nandun yung mga basic like computer typing typing data entry, yung typing data skills na enhance mo, tapos yung presentation, especially sa business proposal or sa PowerPoint. Like lahat gumagawa ng presentation, doon malalaman mo lahat paano gumawa ng Excel. Kasi yun mga basic na trabaho pag nag-apply ka for office, di ba? Yes. So at least ngayon natutunan mo na yung from basic to professional level kung paano gamitin yung sa Microsoft Office applications. Kasi yun pinaka-importante talaga pag nagtatrabaho ka sa office, di ba? So kahit saan ka magtrabaho, basta yung company talaga is nangangailangan talaga sila ng may computer skill. Yeah. So yun, ngayon po ma'am, syempre tapos ka na, no? Tapos ka na sa course mo. Ano naman yung masasabi mo sa kapwa mo FW na gusto rin mag-enroll, gusto rin mag-aral, gusto rin magkaroon ng computer skills, pero hindi pa sila ngayon nakapag-decide na mag-enroll sa course? Ayan, kung saan man kayo sulok ng mundo ngayon, kasi alam ko yung ICSA, international sila. So ngayon, nandito ako sa Kuwait. Kung sino man nandito ngayon sa Kuwait na kagaya ko rin, kahit hindi man nagtatrabaho sa bahay. So I encourage everyone na kung gusto nyong mas matuto pa or may kaalaman na kayo or gusto nyo pang ma-enhance yung mga kaalaman nyo about computer or hindi lang computer. Kasi marami pa silang ibang course. So you just have to come here and inquire and talk to them. And then I encourage everyone to, you know, grab your chance now and enroll. Yes. Kasi ako, tapos na ako and I'm planning to enroll another course naman. So hopefully one day. So my priorities pa tayo ngayon, iba. So yeah, I'm thankful sa lahat ng taga-ICSA, sa staff nila, sa mga instructors. They're very helpful and I appreciate everyone who helped me throughout my course. So I'm so happy right now. Yeah. So, yun, in behalf of ICSA po, yan, nagpapasalamat po kami na yun, nagiging
isa ka sa mga daan or isa kami sa mga daan na yun para at least ma-achieve mo yung mga goals mo in life. Kasi alam mo, hindi naman bero yung, alam mo yung nagtatrabaho ka at the same time nag-aaral ka. Kasi in reality talaga hindi yan siya ganun kadali. Oh. Diba? Mahirap siya. Kailangan mo lang talaga na perseverance tapos determination para matapos mo yan. Yan. So, yun, in behalf of ICC, sobrang proud kami sa'yo na at least ngayon natapos mo na yung course mo, naging productive yung day off mo. Kasi, di ba, ngayon meron ka ng certificate na magagamit mo pag-apply mo ng trabaho in the future. So, yun, congratulations. Thank you. And hope to see you soon na mag-enroll again sa ibang courses dito sa ICC. Meron naman tayong mga ibang courses na pwede ninyong pagpilian. And yan, para sa lahat ng mga kababayan po natin dyan na makapanood or nanonood ngayon. And so, hopefully na maging isa din po kayo sa students dito sa ICSA kung na-inspire kayo sa kwento ni Mama yan. So, grab this opportunity po, no? Na mag-enroll, na mag-grab, mag-enhance tayo ng skills natin. And yun, huwag po natin hayaan na hanggang sana all na lang tayo. So, sana next time kayo naman yung sasabihan namin na sana all, di ba? So, yun. Yan, so maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po muli si Ms. Rachel, ang kasama ako si Ma'am Brenda Tacda. Yes, ang nagsasabing ICC, your partner in success. So, thank you and God bless.